Mo yada usa tanan ani kita sa pagpamalandong pag-gossip sa mga gamang juice sa pagsimba kaniya sa aspetong kamatuoran. Mo kini ang new LOD, ang lesson of your divine teacher, gaspila sa mga recon, the message. Ito ang marathon lesson communication with God. I will gaspila sa High Salus Edition on 6th part. So, ani kita sa itong pagtuon sa mga pizza. Sa October 9 nakita karon no. Happy Sunday mga higala mga kaisunan. Nakita yung mga activity karon no. O niya, napunta yung reporting kay nilapay naman itong 40 first nga Sabat no. So ato hanayon atong pagkatunan. So, ato pagtuon kay 6 part makita no. Atong first part ang stewardship devotional. Ang diri kita sa week nga 41 kung 41st nga week no ato paghatunan magabasa kita karon sa ato materials sa Bisaya no may edisyon na atong first part ug ang ato ang second part ato ang devotional sa mayut ang message to the young people dire kita sa section 13 chapter 132 432 433 atong page sa ato pagatun-an ug ang title ang principle contrasting between association tapos susunod page 400 page 433 chapter 132 social gatherings oy ato na siyang tukulo no social gatherings muna ato second part atong third part maninod ha atong pagkatunan kay kita pag start na ato na start na kita sa ato lesson 3 ang diri kita sa devotional bago po kita nga series sa October mantano go and bring forth fruit tapos ato pagatunan ang Saturday ug ang Sunday no so sa Saturday October 8 a willing mind sa ato kana pagatunan ug sa Sunday ito po tukatunan ang hearty a hearty attitude sumana ito ang pagkatunan sa ito ang kining mga devotional no ang first, second, third nga part sa ito ang mga Sabbath school ang fourth fifth og sixth nga part so sa ato ang inverse no pagkatunan mo na ni ato o na ni pag start no sa lesson 3 sa fourth quarter ang inverse kita itulan the key of hates no sa October 8 padulog sa October 14, so diri naghapon kita sa mga semana sa My Journey with God nga 47-7 no. So man ato ang pagatunan nga mga series og Saturday og Sunday at pagatunan no sa October 8 Saturday definition of terms og sa Sunday, October 9, shawl and haze.
So man ato ang fourth part, atong fifth part, ato ang cornerstone koleksyon ng Sabbath School sa ato ang mga youth nga junior youth kaysa senior youth man to, no? Young adults. So sa ato ang cornerstone koleksyon lesson 3, ang title The Syndrome. Uy, syndrome po diyan, no? So ang ato ang Katex na sa Revelation 12 verse 7 to 9. Gato pagkatunan ang Sabbath, no? Sa Genesis 3:14-15 ang teksto, o sa Sunday sa verse 5 verse 8 to 9. So mao ka na ang ato ang 4th o 5th o ang ato ang 6th o pang last na ito nga part. Ato ang Sabbath School sa mga hamtong. So ang ato ang lesson 3 gitaytulan Understanding Human Nature sa October 8 padulong sa October 14. So ato pagkatunan sa Sabbath, no, nga Understanding Human Nature. Okay, so sandaan kita sa Sunday nga gitaytulan A Living Being. So man atong mga paga tun-an karon, no, nga mga taknaah. So kini ato ang pagtuon. So kini atong pagtuon gihatagi ka nato sa tuang manubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, ang small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, Tal Members Involvement, Personal Ministry, Tix Gaspel Daily, o ang Long Pilgrimage Missionary and Research. Prepared kini sa to ang Communication Department, o sa to ang Radio and TV Ministry Department. Ato a pasalamatan to maghangwa Dios nga nihatag sa kahiginan nga padayon paghapit sa pagmanan tong sa iyang mapulawanon nga mga pulong. Ato sad pasalamatan ato mga kahigalaan, mga kaisunan kay sila atong contributors, atong tiglay, tighearty, 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 mention, texture. Mga kapian please atong video link, baka save sa video, maka review pagit sa atong video, no? O maka pahat sa siyang palibot sa atong madiscuss diri, ah. So dalay ko ni Kaos makaisunan na tanahan sa inyong pag-abuhaton. So sa dipa kita magsugod, matag pa kita update sa itong pagpanagsimba sa ika 41st nga Sabbath day, no, sa ito ang first hour of worship. So ang ato ang speaker ato, no, si isaong brother engineer, no, Glenford Plaza atong speaker. Sa atong second hour of worship, ato ang speaker si Pastor Nolo Montero, kay wala man itong atong naka-assign, no, speakers man atong sa Divine ang pinapote kung sa atong Sabbath School day ato, no. Wala ko sa time kay wala na ito nagamit itong outline ito kung ano pili, no? So sa itong Sabbath School ang nihatag sa ito nasun sa Marisi Brother Alden to Alcantara, no? O sa ito Adventist Youth nga program, no? Naka kung kita dito na sa alas 3 sa gabit, no? Ating message ato visitors. Tapos na tayo ito play namin si Pastor Alperan. O mihatag sa ato ang sundown, no? Worship sa pag-lesson preview at yung isoong brother si J.M. Nau San Marcos Sertuf, no? Brother or pastor na siya. Thank you.
So mao ka na so ang update no katikaran sa to ang charge nakarelax so na to ang hope ito sa kagabi no kaysa karon sila mo balik sa October 9 ito yung rejekusyo wala ito na kung anong rejekusyo no pero basing wala po ito kay kung ano so sa Tumbutuan City PI uno na ito i-update sa Tumbutuan City PI do gidaghan na nila pero ato ito nabantayan nga 36 ang active cases no so di ipakambiyansa no si so paghihap na siya so unahon na ito ang Ginoo ang repentance no si Kim Prayer Paul so kita sa minimum health protocols kay maghihapon ang gipatawagan sa to ang RCL no nga mayor so ang face mask social distancing hand washing ato ang magdalapagitag alcohol based sanitizer no o, balik kita sa prayer pool og sugdan na to ang pagmalandong pinaagis pagampo ang nasa kwarto kung makuha sa maglohod-lohod ang nasgawas yung ako o mag-aampo kita o magigdungan ato ang mga secret prayer, silent prayer, sincere prayer, prayer poll o mag-aampo kita Amahan na mo nga naa sa langit pagabalaan ng utang yung mga alan panihay mong kingharian pagabuhaton sa imong kabut-on dili si uta maingon sa langit sa tayong kami karon sa pagkaon namo sa utang adlaw pasilwa kami sa mga utang maingon na kami kasab na sa ilong man sa utang kanamo ayo kami tugyan sa panulay kung diluwas sa kami gikan sa utang kay imo ang gingharian o kang kahumi maya hatol sa kanturan Amen Yes, dire na kita sa itong first part magabasa kita sa itong stewardship na devotional nga bisaya pero lahi ato ang kanang outline no ato ang monitor diri ah kay padres ya so nabilin sa ato sa ka android nga phone so ato siya basahon niya taud-taud no ang a matter of trust nga Cebuan kibaling edition bisaya nga edition kini basa na to ni ang English nga edition na to ang kini sandi so ato basahon niya taud-taud no Bueno, ato ang nabasahon ng ato stewardship ng devotional. Dili kita sa 41 kung 41st nga week, no? A matter of trust. Ya sa Bisaya, usa ka bugtang sa pagsalig. So, ang nagbasa ni sa ato, ano? Itong, kuan, itong pagpanagsimba si Isoong Brother Leandro Dahao, no? Iyang dibasa ka itong pag-ampo po iyang di sunod. Sunod ka na yung diri, ah. Sa kitiks na to sa mga taga Epeso 525 mga bagana higugma ah ang inyong mga asawa ingon nga si Kristo na higugma simbahan og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya mana ang teksto no so ato basahon nato ang iyang content atong gisimba ang Diyos uban sa atong ikapulo mga halad og mga donasyon tungod kay ang Diyos na higugma sa iyang simbahan. Ang simbahan isip katilingban sa mga magtutuo gitukod ni Jesus na basa sa Matthew 16:18. Iyang gitugyan ang iyang kaugalingon alang kaniya. O mabasa no sa episode 5:25. Siya mao ang ulo. So sa Ephesians 1:22 po na siya mabasa. Ug ang punuan nga bato kung pamag-ang no
pamag-ang kasimbahan sa Ephesians 2:20 nga mao ang iyang lawas sa Colossians 1:18 o ganun na siya ay matahom nga titulo pangasaw unon sa Ginoo. Mabasa sa Pinayag 7:8. Ngadto kaniya siya mihatag og espesyal nga buluhaton sa pag-alagad ingon nga haligi o patukuranan sa kamatuoran sa 1 Timothy 3:15. Gisulti ni po ni Ellen G. White mihimo ni ining positibo nga komentaryo mahitungod simbahan sa Diyos. Maluya ug may epekto bisan pa sa makita ang simbahan mao ang usa ka butang diin ang Diyos naghatag og usa ka espesyal nga usa ka nga diwa sa iyang labaw nga pagtamod kini mao ang teatro sa iyang krusya diin siya nahimuot sa pagpadayag sa iyang kahon sa pagbag-o sa mga kasing-kasing. Basa sa Acts of the Apostle, page 12. Agigtubag sa gugma sa Diyos alang sa iyang simbahan. Ang magtutuo sa unang simbahan may suporta sa lokal nga komunidad simbahan sa mga aksibana, mga buhat 245 o mga komunidad sa simbahan sa layo human sa grabing kagutom sa tibuok imperyo sa Roma si Lucas mitaho sa maluluyong tubag simbahan sa Diyos. Ang mga tinunan sumala sa mahimo sa matag-usa makahukom sa paghatag sa tabang alang sa mga igsuon nga nagpuyo sa Judea sumbasa sa Buhat 11:29. Sa iyang mga sinulat si Apostol Pablo kanunay nga naghangyo alang sa pagpangulikta og mga pundo alang simbahan ang katawhan sa Ginoo sa Jerusalem sa 1 Corinthians 16:1-4 og sa uban pang mga teksto. Gawas niya na adunay tinaw nga ebidensya sa mga magtotoo nga nagsuporta uban sa suhol ni atong kansang buhat mao ang pagwali o pagpanudlo sa mabasa sa 1 Timothy 5:17-18. Gipasugda ni Pablo ang maong buhat pinaagi sa pagkutlo kang Jesus ang mamumuo takos sa iyang suhol sa Lucas 10:30. Ang unang mga magtutuo sa simbahan migamit sa kinatibuk-an nga prinsipyo sa gugma og sa pagkamanggihatagon pinaagi sa pag-atiman simbahan sa Diyos. Ang simbahan dili walay epekto, wala pa gayud apan kini gihigugma og adunay usa ka talagsaon nga katuyuan ining simanaha samtang kita nagsimba oban sa atong ikapulo og regular nga mga halad nga gitawag og gitawag og saan
ta makatubag sa tawag sa paghigugma o pagsuporta sa paghigugma sa Ginoo or ka Jesus Christ. So andam na ba ang inyong mga share sa ato ang tension of feelings? God promise magampo na kita. Sa ato ang paghatag sa tension of feelings, magampo kita. Ginoo, nagpasalamat kami kanimo sa pagtukod simbahan sa kalibutan o sa among lokal ng komunidad. Palihog tabay kami pag sundog sa mga gugma sa imong napatunan alang simbahan. Pinaagi sa malipayong pagsuporta ni adtong kinsa ka bahin ni adtong usa ka kabahin ni ini og sa misyon ni ini. Karang tanan amo gilauman kamu tubag sa mga sa ngasus. Amen. So man atong first part ang atong devotional sa stewardship nga devotional. Pasig kita sa ato ang second part, ang messages na yung people, no? O, section 13, chapter 132. O, sa pages na ito, 432-433. So, ato masano na ang principle contrasted. Between the association of the followers of Christ for the Christian recreation, the worldly gatherings for pleasure and amusement, well exceeds a marked contrast. So, contrast kina siya, worldly gatherings. So, instead, prayer and mentioning of Christ and sacred things will be heard from the lips of worldlings. The silly laugh and tripling conversation. So mana ano ang kalainan sa mga worldly nga conversation bising diri sa kanang church sa eskulahan, no, nga mga dili ato ang eskulahan, no, nagikuno kay mga worldlings diha nga mga dunggan, no, di ba? Pero kung sakuan kuno ka, no, ato ang charge mo, ato atong madunggan, no, ang prayer, no, mention kang Jesus Christ, no, pero sa wordline wala diha, sigla na siya mga costless words madunggan, no. Sa provocative, sana the idea is to have general high time. Uy, high time gidi ay, no, their amusement commence in folly and end in vanity. Oy, kawang, no, our gathering should be conducted. Uy, gathering sa bagay ni, no, ang ato ang My Journey with God nga season 3 is gathering sa siya, no, diba, kay katong ato ang pandemic na to, no, ang 2020 o 2021, no, restriction ang gathering sa ato, no? Pero pag-abot na to this 2022, na siya restriction sa gatherings. Pero nalang gihapon tayo, minimum health protocols, mao nga lahi na po natong sitting karon sa ato ang My Journey with God, no? Kay gathering sa punta ni, no? Sabalik ko na to, no? Our gathering should be conducted and we should conduct ourselves that when we return to our home, we can have a conscience void of offense towards gods and men, consciousness that we have not wandered on or injured in any manner those with whom we have been associated or had an injurious influence over them. The natural mind leans toward pleasure and self-gratification. It is Satan's policy to manufacture an abundance of these. He seeks to fill the minds of men with a desire for worldly amusement.
that they may have no time to ask themselves the question how it is to rid my soul. The love of pleasure infectious given up to this, the mind hurries from the point to another, ever seeking for someone amusement. Evidence to the law of God can counteract this inclination and build barriers against ungodliness. Counsel to parents, mabasa po no, parents, teachers and students sa 336-337. Young should remember that they are accountable for all the privileges they have enjoyed, for the improvement of their time, and for the right time, and for the right use of their abilities. Right time, right use, abilities. They may inquire, shall we have no amusement? Uy, makapagunta sila, wala ba si amusement, no? Or recreation? Shall we work? Work na po, no? Without variation? Any amusement in which you can engage, asking the blessing of God. Uy, siyasa ko nung amusement, no? Atong i-engage magkampo kita sa Ginoo, no? Blessing of God. Upon eat and feed, pinagis pagtuo, will not be dangerous. But any amusement will disqualifies you for the secret prayer. Oh, maka-disqualify ko ng secret prayer ang amusement, no? For devotion at the altar or of prayer, or for taking part in the prayer meeting, is no safe but dangerous. Okay, banggit na siya, counsel of parents, no? Teachers and students, sa page 333. So, mga lagi na, no? Ang nakakuan, makontra sa amusement. Hindi na ka makaampo, hindi na po ka maka-worship sa iya, no? So, padayin kita sa chapter 132 kay social gathering. Sige, hapon kita. So ang atong back to school class is social gatherings muna siya, di ba? No. So na tayo mga gatherings karon. At ibalo ano, saling social gatherings ang di pa punto diri, no? Gathering for social intercourse are made in the highest degree profitable and instructive when those who meet together have the love of God glowing in their hearts. When they meet to exchange thoughts in regards to the Word of God, adrigiday, no? Exchange thoughts sa Word of God. To consider methods for advancing His work and doing good for their fellow men, with all spirit regarded as a welcome guest at this gathering, when nothing is said or done to grieve it away. That is honor, and those who meet together are praised and strengthened. But they are social gatherings of different character, where pride of the appearance ang mauna ni ang agi sa social gatherings, no, na ay manggi pride sa ilang appearance. Diba, lain-lain lagi ka ng intro, no, kung magkita. Hilarity and tripling are to open scene and their desire for the amusement. Those who attend are in danger of forgetting God. Na-na-na-food, no?
makontra lagi ang Ginoon no, sa mga kalipayan sa kalibutan no, kay nanapod maporki tingnan mo ang Ginoo. Ang things take place that make watching angels weep, tanawa maghilak ng ating angels. The sense of pleasure becomes, for the time being, their paradise. All gave themselves up to hilarity and mirth. Uy, nagiging na sa hilarity and mirth. The eyes sparkle and check it plus, but consequence is sleep. Una now, tulog ko ng consequence. Manapun na naman, kontra-kontra lagi, no? Amusement, social gatherings, amusement, lagi hapon ang ipapunto, no? Maghilak, gani ko nung marunda diha, kung wagi ka di kakapokos sa Ginoo, no? Di ka makapulkit ka sa Ginoo, di ba? So, magkita siya, muna una, sa imong pag-amusement, kanang time, nang inahangla na po ang Ginoo ni ana, no? Di ba? Sumutong nga nagkano kay iampo magina siya ang gikan sa to ano sa makontra lagi ang mga social gatherings labi na sa katong amusement no diba focus gid sa Ginoo. So muna ang ato ang mensahe no sa atong mga kabataan unan no bantay kita sa mga amusement no nga ato manunaan ba, uy, malimutan ako ang Ginoo, no? Bawi na po nako sa kuan, pero ang gusto din sa Ginoo nga, sa imong amusement, siya na lang Ginoong tanang imuhang ihatagan o pagtagad, no? So, maprosig kita sa ato ang third part, ang ato rabaning di pa ko ano, nga ito na ato ni ato ang ika October 8, October 9, kay with God at doon na kita, devotional for all na kita, no, dili kita October, go and bring forth fruit, no, o bago kita nga series, sa series na to, equipment for service, sa kalungan semana, muna ni ang matulang semana sa ato ang My Journey with God, no, dito sa Dinagat Island, no? Nga wali. So, welcome kita sa atong devotional for all sa October 8. Manani ato ang Welling Mind. Atong pagtuon, no? Una ang ato ang early mana kay sa Sabado Manila gitakol, no? Kanya na po sila ay team. So, ang ato ang K-Tech sa ato ang Welling Mind. Naasa Second Corinthians no ba ang inyuhang mga Bible no Second Corinthians chapter 8 verse 12. So kung naukab na basahon nato ni ang iyang gikot diri ang text 2 For it their heapers willing mind. It is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. So mani no, nga dawaton unsay naa dili tong wala no kay pangandoy yun pa to. So nagkaroon dili sa verse 12. Kay kun ana ang pagkamanggihatagon, manggihatagon dahil willing mind, no? Manggihatagon din siyang willing mind, no? Muhatag kag money, muhatag kag time, di ba? Open ka, no? Manggihatagon, kini pagkakahimutan sa pagdawat, sumala unsay naas tao. De, sumala unsay wala kaniya, sumala, no? Manaas sa tao. Dili sa samala sa unsay wala kaniya. Wala ginano kung naakay i-offer ng mga serbisyo ang makaya ni mo, no? O di na ka mag-alik-alik at hindi ni mo makaya. Okay, ano siya pagdawa ito. So, ato basahon ang
young content. Blessed will be recompensed to grace, to those who have root for God, the assembly of faith and love. O, naagi mapanalanginan, no? Sa grasya sa Ginoo, katong nagahimog yun sa pagtuog gugma, no? Sa Ginoo, the value of service to God is measured the spirit which is rendered. Hala, dirigiday, no? Sa ang value sa servisyo sa Ginoo na ma-measured sa espiritu kung yung ipag-render, no? Nang gigamit, di ba? Rather than by the length of time is spent in labor. So, wala kay bali na sa length of time, pero sa ma-measured siya sa imong espiritu nga imong gipagamit, no? Oh. Nipokus na diri sa length, no? It is not the length of time we labor, but willingness and fidelity. So, rigini mo ipa luya ang isgot siya og length, no? Kay ang atbang ana, willingness og fidelity, no? So, kung willing ka, di ba? Kung naay mga prayer meeting, di ka maghuna-huna nga kadugay ba mahuman, di ba? Kay willing man ka, no? Suna ang imong willingness, nakapokus ka, no? Fidelity, ang length of time, no? Kabisan pag naa ka serbisyo nga naglangan-langan ka, unya nagbagut-buta na ka, wala na na si kwinta, di ba? Manay mo paghuna-hunaon nga, di ni mo ipaluya nga kanang ang pagsilbi sa Ginoo bubo na lang kay wala siya gabasi sa length of time, no? Dili na na, no? Kung dili ang gibasihan, no, ang willingness, no, muna siya magtaas ang servisyo nato sa Ginoo tungod kay ano na tay willingness, no? Pero di na nato pataas-taasun kung wala tay willingness diha, di ba, no? O ang fidelity in the works that make it acceptable to God, o acceptable sa Ginoo, no? Di ba? In all our service, a full surrender of self is demanded. O man na siya, no? Naa ang full surrender. Di lagi na siya magkatunga-tunga, di ba? Sa ato palang devotion na sa mga youth, di kontra ng amusement, no? Kay human sa pagpaminaw ni mo sa ato ang mga Christian gatherings, no? Amusement naman na imong yunahuna, di ba? Oh, muna nga, full surrender gid atong self, no, is demanded na siya. The smallest duty done and sincerity and self-forgetfulness. Oh, naabising. Nanawara na. Gamay lang ko nung servisyo. Smallest lang nga duty, pero ang kikinahanglan, dako kaayo. Lalo man ka na, sincerity. O niya, kalimutan, imo imo kagalingon. Di ba? Kay kundi naman lumintan, dali una na imo tapos, kay gusto ka nga, imo na pong kagalingon ang masunod. Di ba? So, sabalik ko para matakol, higit siya kumayo, no? Intention siya, the smallest duty done and sincerity and self-forgetfulness is more blessing to God than the greatest work. O, tanawa, ragod na. No, malagi na ang kanang placing sa Ginoo, no? Kaya bisang pagdako nga work, when marred with self-seeking, he looked to see how much the Spirit of Christ we cherish and how much likeness of Christ our work reveals. He regards more the love and faithfulness with which we work than the amount we do. Oh, tanawa, naka-regard siya sa gugma sa itong pagka faithfulness sa iyahan, no, sa iyong pagbuhat which we work than the amount, no? So, inanagin na siya, no? Mag-una lang gina siya, kanang wala na sige paluya ang mga
Pero lahi ang application nimo sa charts, no? Kay nakadugan ita tong pastor nga giwali katong runaway trend to nila nga naiwag nagwali og taas, di ka magwali taas sa pulpito, no? Di ba? Ngayon kay wala na. Sige, kuan. No, ang ato adiri meditation, dili ka mahago sa imong oras, no? Ang gawali lang ang medyo ni hatag yun ani paghago, no? Muna siya nga taas na to kay willingness, no? O niya ato ang pagka-faithfulness sa Ginoo, no? Which we work than the amount we do. Diba? Sa unang bubuk rata kayo, 20 minutes rata, no? Ikalit mo takaroon tagas na takayo. Tungod ka itong willingness na liha, no? Only when selfishness is deed with strive for the supremacy is banished when gratitude felt hard. So, importante din ang mapasalamatun ka, no? And love makes fragrant the life. It is only when Christ abiding in the soul and we are recognized the laborers together with God. Oh, ina na, karunay mo na ma-recognize si God lang, laborers, no? Together with God para naagid ang ato ang pagka-gratitude, no? Mapasalamat yung ibanggit sa gospel workers, no? It's 506-507. The workers who manifest a lack of courtesy, o kinsa kini, manifest ko nung a lack of courtesy, walay pag hatag o himaya, no? Pag pasidungog, who shows impatient at the ignorance or wayward of others, maulagi, no? Kung impatient ka, no? Ignorance or wayward sa uban, pag yud mana siya ang mamanipis nga di kam katag o courtesy, no? Who speak harshly or act tongtesly, o naarah maga storya pag paspas kayo, no? O kanang wala kayo pang huna-huna, diba? Tongtesly, diba? May close the door to heart so that he can never reach them. As dew at the still shower fall upon the watering plant, select the words, fall gently when seeking to win mean or error from the plant is first to reach the heart. Oy, nana, ang pagpasabwag sa mayong balita, no? Sa pulong murakunog ka ng gabi-sabi sa tanom, no? Hinay-hinay lang hantod matibuok yung basa, di ba? No? Oh, muna siya ang gipasanto po diha, no? At balik ko, no? At the dew and still shower fall upon the watering plant, solid the words fall gently, diba, hinahila lang, and seeking to end when mean from error, diba, makuha niya katong gikan sa sayop nga gipapractice ma sakto, no? God's plan first to reach the heart, ama na, no, nga pag reach good sa heart, so di na kayo na itong mabalik tanan kay Monix na pagkita October 9 na ito pag itong ano pirma na ang willing mind nga gipasantop sa ito ano nga naagid ang kanang kanto gratitude, no? Malipayon ang willingness, ang faithfulness, no? Hindi siya magbasa sa time, no? Kay unsaon man ani mong time, bisang pagmubo ra kaayo ang imuhang kanang pagrender, pero wala gihapon ka na willing, no? Bisang taaso nimo pero nagbagot-buta na pugka, no? Diba? Wala diha ang gusto sa Ginoo, no? Ma klaro gyud, no, ang willingness og ang fidelity, diba? Og kung naana siya, no? Malipay ka makaalagad og sa imong kalipay nga pag-alagad, no? Pareha itong pagwali ni Pablo. Iyaging kitaas, no? Abot yun siya tungatungang gabi, eh. Nung pagwali niya na ito itaas kay nga wali. Diba? O, nga nung kitaas man ito niya, tungod kay willing, gin siya na agi siya,
willing nga ipataas niya ang ihang wali sa mga tao, no? Makulangan sa kumubuon ko rani ko lang siguro, no? Di ba? Nalang nahulog nga bata tungod sa iyang pagwali. Di ba? Pero di man sa tunay mo manigatib nga na'y nakatulog tungod sa iyang pagwali. No? Kaya napakita na yun ang gahong matog. Ayaw tong nahulog nga bata. Di ba? No? So, pero sa kuan lagi, no, inana pareha ato ah, sa stage. Ikaw na lang pugi mag-adjust, no, kay ang wali, repeated naman na kayo. Imorgan ang hunanao, no? Nga, ay manggiwali, madunggan rapo na sa uban, no? So, kung sa stage ka, puntur ka largo, no? Di nakakay mo taas. Pero sa demand sa oras, naman god na ilang ginaman nga oras, di ba? Mawali ka, hatagan kag oras, nga isa ka oras si mawali yun, di ba? Sa ato ang gabi-gabi, no, kanang midweek o busy prayer, mabuura pong gina ato apong diha, no? Nga time, labi na kayo nakapatas pandemic crisis, no, man nga 30 to 45 minutes, no? Di ba? Para na tayo preparation kay prayer meeting para makasagaran diha, no? Na mawali 15, no? 20, okay na nasa sa gabi, no? Di ba? So mana willing, willing ka ba, no? Di ba makuha mo nga, eh, sakto ang ako ang pagkuha, no? Kay na ang imuhang willing, no? Pero wala kay willing, magsige na kagpangitag sa iyo, nanahagis sa iyo, di ba? Pero kung willing ka para sa Ginoo, ikaw na lang gipoy mag-adjust dayon sa next, no? Di ba? Di kay sa imong pag-render maluyan yung kadi na kumuotro, di ba? Oh, walay willing niya, no? Una siya ang willing mind, no? Willing ka, madasig ka, ugmo, mag-train pagig ka, di ba? Oh, mapasig kita sa ato October 9 karon na gini, no? Ang hearty attitude. So kitik sud nato diri na sa Colossians uy iro gamay, no? Colossians chapter 3 verse 23 o verse 24. So na locate na ninyo ang teksto. So nagkanayon diri sa ihang gi-quote sa Ingles, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that the Lord ye shall receive the reward for the inheritance, for ye serve the Lord's Christ. Unara, heartily, no? Dili lagi sa tao, kundili sa Ginoo, no? Diba? Pero mo na imong kanang digid ka mo, kanang mo minus largo ba sa iyong pagkuhan? Abi kay para sa Ginoo, wala na sa tao, no? Naagi na siya, no? Dili ra padulong sa tao kung kanang padulong sa Ginoo ang imong pagserbisyo, no? And whatsoever you do it heartily as the, no, as to the Lord, no, and not unto men, no. So, unahunin mo ang Ginoo, no, kay ang Ginoo mo tabang sa imo para ayan ang ipaabot sa katauhan. Di lang gin mag-una ang katauhan, no, Ginoo, no, knowing that the Lord ye shall receive and reward, no, reward the inheritance. No, the inheritance for ye serve the Lord. O, ito basahon sa Bisaya kay nindot raba siya nga teksto, no? So, ito basahon ang teksto sa Bisaya sa Colossians, no? Chapter 3, verse 23-24. Bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhat akin is kinasing-kasing nga ingon
nga nagaalagad kamo sa Ginoo Gelestaw nara buhaton no kinasingkasing og ang Ginoo ang ato ang agalon dili ang tao di ba dili ang tao sana sa ira ninyo agikan sa Ginoo kamo magadawat sa panulundon ingon nga maoy inyong ganti kaysa ingon kamo magaalagad sa Ginoong Hesus Kristo ganti pag no mana nga atong agalon ang Ginoo dili ang tao kay amuhatag sa ganti ang Ginoo di ba so mo na puning makapadasig sa ato ano makapadayong Ginoo unta kay ang Ginoo ang ato ang agalon di ba kanang ato ang mga salary income sa Ginoo kana gagikan no Ginoo naghatag diha no o gira na siya gamiton ng tao para mahatagan kaniya no niya na so ang atong pagbuhat is mag-alagad ta sa Ginoo gyud no ang maguna so ato basahon ang hearty attitude naman ako ni sa inyong mga family circle sa pag worship so direkta sa ato ang edition sa marathon lesson so ato basa ng content your service in the cause of God must be more heartily oh ang servisyo sa Ginoo no heartily kinasing-kasing no full and totally full by Doridia puno gani no full and totally you cannot perfect a Christian character by serving God when you feel inclined to do and so that neglecting it when you please so nasa testimony for the Charles volume 4 page 215 so inana ang pagbuhat heartily unya bunok ka tapos turo no sakto po hanay ka ayun no diba sumana nga naagig kay pag study pagtuon no para sa inana no na imuhang kanang heart no those who go forth in the spirit of the master la tanan no katong masunod gyud sa atong master na magtutudlo seeking to reach soul with the truth will not find the work of drawing soul to Christ a dull o kana wala gidal no o an interesting kibali no gradually no gradually pareha tong ko ano nga nagibog-ibog siya ngano naman mo anak nga mga talent palito na ko na bi di ba o di mapalit no kay wala ang uninteresting no lahi po na siya nga interesting no interest siya kay gusto niya maangkon pero di man wa mangkit sa kasing-kasing no they are changed with the work as God husbandman and they will become more and more vitalized as they give themselves to the service of God it is a joyous work to open the scripture for others oh joyous work kalipay ganin ano abrihan mo basahan mo scriptures para sa uban di ba na kuan ra bagi di ato ang Bible marathon ato journey no wa po sa kay kairog no pero grabe di na siya nga kalipay no kung basahan ni basahon ni mga scripture sa uban no young men and women o panawagan should be educated to become workers in their own neighborhoods o diri ka ma-educated no sa mga neighborhoods in other places o since other places let all set their heart and mind to become intelligence in regards to the work for this time o di ba intelligent no regard sila mahibalo sila no qualify themselves to do what for which they are best adapted many young men who have had the right kind of education at home are to be trained for service oh education at home no matrin sa servisyo
and encouraged to lay the standard of truth in a new places by well-planned and faithful work. So bisa pag sa new places andam na kay itirima ni Mugi aplikar ang educated sa home of sa neighborhood, no? As they unite their labors with those of the older workers, using their youthful energies to the very best account, they will have the companionship heavenly angels. Oh, inindot kay companionship, no? Heavenly angels. And as the workers together with God, it is their privilege to sing and free and believe and work with courage. Oh, naadigidahin ang privilege, no? To sing, free and believe the work with courage and freedom. Kibanggit sa testimony mo for the charts, no? Volume 9, pages 118-119. We are to give ourselves to the service of God. We have to lagi itong kagaling, no? Service sa Ginoo. We should seek to make the offering as nearly perfect as possible. O ginana na po na itong pagkatanaon nga mura na po itong offering, no? Ang pag-service sa ito, ah. No? Do all og perfect pagyan siya, no? Kay wala lagi ikasaway ang gusto sa Ginoo, no? Kung ihalan ni mo, no? Hearty, no? Attitude kibali. So, mana itong naton ano ang pagserbisyo sa Ginoo, hearty, full and thorough, no? Diba? Ang diri ka mag-educated, no, sa workers imo balay, no, o naagid sa workers their own pati sa neighborhood places o kung naay mga new places kasi nagakainama kay pag training, no? So mauna ang privilege, no, nga sa nindot itong companionship na to angel tapos pagkuana ang saying pray, no, o pag-belief. So muna ito ang devotional for all, no, sa ito ang with God at dawn. Ato natunan ang sa Saturday o Sunday a willing mind o ang a hearty attitude. Maproceed na dahil kita sa ato ang mga lesson study, no, Sabbath school, ang 4th, 5th, o 6th nga part, ang inverse cornerstone collection o ang lesson study. So, ato pastaro, no? So, welcome kita sa itong 4th part, sa inverse, sa lesson 3 kita, o ginagyapin kita sa 41 con 41st. Nga week sa itong pagtuuno sa inverse lesson 3, kita ito lang, the case of his. Oy, balik na po sa aning lesson na ito, state of the dead, no? O ato ang reporting advance sa itong pagkatunan, study October 8, definition of terms, Sunday, October 9, shul and heeds, sa Monday, October 10, dark and silent, sa Tuesday, October 11, in speak, sa Wednesday, October 12, Jesus has the keys. Sa Thursday, October 13, hating on heed. Sa Friday, October 14, inquire. So, sa Saturday, ito pagkatunan, October 8, definition of terms. Ay, maraman sa nag-isbalahan, definition of terms. No, ang ipabasa diri, ano, this week, nga passage, ang 1 Corinthians 15. Oh, ato basa ang definition terms. Is this lesson? Well, study the meaning of the two courage. Two cognate words in reference language. Ah, two cognate words. Eh, ato daw lang tao, no? Ang 1 Corinthians 15, kay duol raman to, no? Kang Apostle Pablo. First Corinthians 15. Ang pagkabanhaw sa mga patay, ah, pagkabanhaw mo din sa mga patay, no? Maday na siya. So, isa ito na din paghihapon kita, no? Muna siya ang two cognate words in different language. The Hebrew words will and the Greek words heeds. The words heeds was common in the Greek word and appear 11 times
and the New Testament. However, the meaning of the words in the New Testament is not necessarily the same as in the Greek word. In other words, we cannot determine the meaning of the word heeds in New Testament by how Greek philosophers such as Plato. Balik tayo noon, dito tayo mabasihan to ang mga Greek philosophers nga si Plato, Socrates use it. We must determine its meaning by the cognates sa Old Testament. Every words shul has been translated in various way. Grave, hell, pit. No, makibali na. The cognate Greek words heeds appear 11 times in the New Testament and only one in the parable of the rich man Lazaro. Does it refer to the place of burning? Translation of the word confusing. There is rendered as a grave. Heel, dips, and heaves, and loon exemption. The Apostle Paul wrote that the righteous would come forth from heaves at the resurrection. 1 Corinthians 15:55. Clearly, the translator understood that it would be absorbed for the righteous to the comfort from hell at the resurrection. So, we lead with the questions, what is the proper meaning of heeds? So, assignment sa inscribe, read sa 1 Corinthians 15 from the translation. Your choice, write out the 1 Corinthians 15, 51 to 55. You may also rewrite. Oh, nakaisulat to, no? The passage in your own words or outline or the mind up the chapter. Pwede po naman na i-mind up, no? Or ang saan naman na siya. No, basta timanaan naman na siya ang chapter ni Ana. So, Sunday na kita itong pagkatunaan, October 9, Shoal and His. Bueno, ito basahon ang Shoal and Heeds sa English kini nga portion, no? How do we know that the word heeds is the Greek cognate of the Hebrew word Shoal? The answer is the New Testament paraphrase of the quote sa Old Testament verses and replace word Shoal in heeds. For example, Paul paraphrase sa Hosea, no? 13:14 of sa 1 Corinthians 15:55 and replace Shoal in heeds. So, Hosea 8:8, I will be your place, O grave. So, kana Shoal heeds kibal na heeds, no? I will be your destruction. Sa 1 Corinthians 15:55, O date, where is your stings? O heeds, where is your victory? The book of Acts provide another example. On the day of Pentecost, Peter quotes sa Psalm 16:10 and sa Acts, and also replace the word Shoal with heeds. Psalm 16, for you will not leave my soul in the Shoal, nor will you allow your Holy One to see the corruption. Sa Acts 2:27, for you will not leave my soul in the hands in heeds. You will not leave my soul in heeds, nor will you allow your Holy One to see the corruption and this animus paralysis. The word soul in the first line is parallel to Holy One, as the second and the word heeds in the first is parallel to the words corruption in the second, and cannot miss the point that the soul is the Holy One, not part of the Holy One, and the soul is placed to the corruption and decay, not burning. We find prime example of the proper meaning of heeds. The translation Matthew 16:18, and I tell you, you are Peter, on this rock
I will build my church on the powers of the deep. Shall not prevail against the heeds as a place of deep, not a boarding of the street. Sa KJV, no? Ang saya. In KJV, translate the word heeds in Matthew 16:18 as heal. So heal, yung heeds. No? However, other versions transliterate the word as the great as the gates of heeds, sign IB. As rather translate heeds as a date itself, the power of date and not even date. And complete, the Bible Jewish replaced the expression the gates of heeds with the Hebrew the gates of Sheol, which provide further evidence that Jewish thinking heeds cognate the Sheol, an idea Sheol and date enclosed by the gates that kept the dead lock in find its roots in the Old Testament. Isaiah 38, no? The immediately succeeding context of the Matthew 16:18 explains why the gates heeds and date would not rebel against the church. They will not because they did not rebel against Jesus. Matthew 16:21, the broke later date, grave, and the third day, the word heeds. Matthew 16:18 would easily have been translated grave. In KJV, they would be able to keep Jesus to his church in heeds because the resurrection of life memorize. Oh, assignment, write your favorite verses in 1 Corinthians 15, write out the multiple times to help memorization. How does clarity this words study help you to understand passages like Matthew 16:18? How the kagiksam know how you explain this someone else with the clearness and simplicity. We explain the clearness and simplicity. Kasi kita sa itong part ang cornerstone connection, no? Lesson 3, giyapon kita, kita itulahan the syndrome. Uy, syndrome kini. Iyahang memory ticks diri as Revelation 12:7-9. Uy, pergad mo ni. Al 12 mo ba ni? Dili, and war broke out in heaven. Michael, an angel, fought to the dragon. So the Greek dragon was cast out, that the serpent of old called the devil and Satan, who deceived the whole world, was cast to the earth, and the angels were cast out with him. Sa Revelation, no? Matthew 12, verse 7, padulong sa 9. Sa pagtuon na to Sabat, ang ipasabasa, Genesis 3, 14, and 15, no? I-repeat na kaayo, no? Read the span of either the activity of what do you think section. Weak lesson, do you think that the ineffective exposes the reality of good and evil? It is clear that there are two sides in your reading today. God draws line in the sand and pit two sides against another, Adam and Eve, and all the children of God stand opposed to Satan. Conflict between good and evil, enmity, hostility, opposition. What does the promise about how the conflict will end? So, lagu lang kita, no? Sandi kita sa pabasa ang 1 Peter 5:8-9. As you read, so kung natay ato-ato ang materials, no? Madali ang natin basa, pero wala man ito, no? Lahi man itong gigamit. As the read into the story section and answers the questions in out of the story, notice that three passages form composite the story of the origin of evil, even though there is a little information in scriptures about how sin began. There is an ample evidence to epic with the people and the world. How does regards the story of Lucifer, Paul, epic the way you see God's character revealed in the scripture? How does knowing and began you to understand how to make choice today?
If God is speaking you in this snapshot of sin bird story, what the message you think we trying to convey to you? So ina na higala no sa kanong message ipabot siya mo sa Ginoo. So muna na ito ang Cornerstone Connection, no? Ang Sabbath School sa ito ang Mga Junior Youth o sa series nila nga Syndrome, no? So presid na kita sa itong Sabbath School sa ato ng lesson studies mga hamtong, no? Bible study on Alison Martin lesson 2020 to communication with God, I will gospel sa exology edition con 6 part, no? Uturin kita 6 part ng pagtuon sa lesson 3. So gamita ang inyong mga hard copy nga lessons, no? Para magsugod kita. Bueno, welcome kita mga totoon sa pulong sa Diyos, learners of the scripture, mga kapaglaong, mga kamalandong, brethren and friends, kauban sa Diyos, mga my journey, no, with God. Mag-uban kita sa pagbumalandong sa amin sa isa to ang buhing Diyos, no, ning-ining ikaduhang semanas, Oktobre. So welcome kita ang dama ng ato ang mga Bible, no, lesson hard copy, ato ang ballpen notebook og ang ahamo adto mo sa website sa Sabbath School Adventist, no, kay mas high tech na kasi sa ato ang application, no, kung naapod jay application sa katong sa Sabbath School nga Adventist, no, mas mapaspas siguro to nato. Og ang ato ang SSQ, kung naamo sa SSQ, no? Og money, ato na pag-asubdan atong pagtuon. Gi lesson preview kini sa atong isang brother, no? Nga graduate na siya sa pagkapastor, si brother si Aim, no? So, mag-advance pag-report, no? Sa ato ang pag-atunan karon, no? Sa Thursday, October 8, Understanding Human Natures. Sa Monday, October 9, A Living Being. Sa Monday, October 10, The Soul Who Sin Shall Die. O, morang balik na na, no? Kaya katong kuan, title ay nagkausab. Sa Tuesday, October 11, The Spirit Return to God. Sa Wednesday, October 12, The Dead Know Nothing. Sa Thursday, October 13, Resting with the Four Fathers. Sa Friday, October 14, man itong pag-father to. So, klaro kaayo, sa itong pag-atunan karong semana, no? Pero magkano ato ni nga tibuok kini bulan, no, atong pagtuon sa State of the Dead. So kaya ba ninyo magapataringog sa pagtuon nato sa State of the Dead, tibuok bulan or lahos pa ni sa mga bulan, no? Abot pa siguro ni sa ato ang pagtapos sa ato ang tuig, no, State of the Dead, gihapunta og ang salvation baga atbang diri ano. So welcome na kita sa pagtuon, no? Ato na basahon ato ang insight kay ang ipabasa, no, nabasa nato ni sa pagtuon nato, no, sa Genesis chapter 1 verse 24 to 27, Genesis chapter 2 verse 7 to 19, Matthew 10 verse 28, Ecclesiastes 12 verse 1 to 7, 1 Kings 2 verse 10, 1 Kings 2 22 verse 40. So ato na siguro i-link, no, ang ato ang adventic.io nga website kay mas nice na siya kaysa application, no? So ang atong member text sa Genesis 2:7, and the Lord God formed man to the dust of the ground and breathed into his nostril and breathed of life, the man became a living soul. Man, ibalik na pagtuon sa living soul, no? Nga ang tao, basta ang inside tension between God's word, you shall die. Una, itensyon niya na sa God's word nga, you shall die. No, sa Genesis 2:17 o 18, Satan counterfeit promise. So, giatbangan po ng counterfeit ni Satan, you certainly not die. So, sa teksto nga, irog, no, sa Genesis 3:14, was not restricted to the Garden of Eden. It was echoed throughout history. So, na, Niko na siya, no, sa drug history. Many people try to harmonize the word of Satan. Agoy, kang Satan na ba i-harmonize nila? Katong you shall not die with the words of God for them. The warning, you shall die, refer only to the perishable physical body,
While the promise, you certainly will not die, is an allusion to the immortal soul of the spirit. But this approach doesn't work. For example, the contradictory God's word of God's of Satan is be harmonized. So ina na ang contradictory, no? Nga harmonize ba sila kay nagpangagpas mo Satan nga masama ka mo sa Diyos? Unsay pagkasama nga madugta man, di ba? Makahibalo lang sa maayog dautan. Pero anya gitugan ang kanang negatiba to, no? Di ba? So di siya harmonized, no? Is there immaterial soul or spirit consciousness survive physical death? There are many philosophical and even scientific attempts to answer the question. Uy, na philosophical na po yung scientific, no? But as Bible-based Christian, o Bible-based Christian kita, mahigala makisunan. We must recognize that the only Almighty God, the one who created us, know the perfectly, no, siya nahibalo, no, knows perfectly, Psalms 139, mabasa, does only in His word to us. The scripture can be fine answer to this crucial question. So, scripture lang po yung mag-answer niya, no, kana nga, di ba sabasa ng mga pangutana. This week, we will consider how Old Testament define human natures at the condition of the human being at date. Ah, still in the data, pero nakapokus ko na ta sa Old Testament ang atong pagtuon, no? Nini nga semana. So, largo kita sa itong pagtuon sa Sunday, no? October 9, living being. So, ito basahan ang insight ng Sunday, October 9, a living being. Nakikating sa Genesis 1, verse 24 to 27, o sa Genesis 2, 7, verse 19. What similarities between, similarities and differences you can see between the way God created the animals and the way He created the humanity? What does Genesis 2:7 tell us about the human nature? Ang difference, no? Sa human o sa animals, taas na siya o panghunahuna ang animals o forma po na ano kaysa animals, no? So, maraming tagbasa sa inside, the Genesis account declares that on the sixth day of creation week, the Lord, o sixth day day niya, brought to life and the animals and the first human being, a couple. Mabasa na sa Genesis 1:24-27, we are told that He formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. Sa Genesis 2:19, He also formed a man from the dust of the ground. Sa Genesis 2:7, although both animals and man alike we made from, monarch answer, from the ground. Amo day ng difference na to, no? Similarity kay from the ground kaya pong create, no? For the formation of man was distinct from the animals in two main ways. Uy na, no? Yung mga ways, no? First, God shaped the man physically and then breathe into the nostril. Okay, forma niya gibugahan ng hangin, no? The nostril, the breath of life, and the man became a living soul. He was physical entity from became a living one. Second entity, no? God created humanity in both male and female in a very image likeness of the Godhead, no? So this is 1:26-27. Genesis 2:7 explained that the infusion of the breath of life into the physical body, Adam transferred him into a living being. Hebreo nepes, chaya, or literally living soul. Mama na sa Hebreo, no? Nepes of living soul. It means that each of us does not have a soul that can exist apart from the body. Rather, each one of us, balik kita na,
A living being soul and claim that his soul conscious entity can be separate from the human body is a pagan, not a biblical. Oh, katong masiparit, no? Ang soul sa human body, pagan na siya, no? Dili biblical idea. Understanding the true humanity prevent us from the accepting the popular notion and immaterial soul and dangerous error built upon that belief. There is no conscious existence in any isolated part of the human being, separated from the persona whole God created us in a purple and wonderful way, and we should not speculate beyond the scriptures actually says about the specific matters. In fact, not only is the very nature of life mystery, scientists still can agree on exactly what it means. Something to be alive. But even more mysterious is the nature consciousness. How does a few found material stage you? Cell and chemicals, our head and brain hold the creatures, immaterial things such as thoughts and emotions. Those who study the idea admits that we really don't know. Oh, condition kita. What a miracle life is. Oh, sa kung ka miracle ang kinabuhi, no? We should rejoice in the gift of not just life, but of the eternal. Oh, na ako nito lang. Eternal life pag ikaw, no? As well as even greater miracle. Oh, ma, ang eternal life, no, is a greater miracle na, no? Miracle gani ang life, pero ang greater miracle nga eternal life, no? Ato po na siya yung iampo sa Ginoo, no? Nga ma kuha na to na, diba? Sa iyahang krasya, sa iyahang gugma, no? Nga makaangkon kita sa greater miracle nga mao ang eternal life. Kaya nang i-promise, no? Sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So, itong greater miracle. So, muna itong itunaan sa itong Bible study on Addison, Martin Addison 2022, communication with God, I will gospel, sa Exology Edition, kung 6th part, muna itong itunaan sa Sunday o ang Saturday, no, a living being o Saturday, understanding human nature. O sa itong 5th part, itong itunaan ang cornerstone connection ng Sabbat school sa mga junior youth, no? Lesson 3 sa series nga the sand room, no? Ito kita na ng Saturday o Sunday nga mga teksto kadto. O sa ato ang inverse, ato agitunan ang lesson 3. O kita itulan ang lesson 3, the key of heads. So ang ato gitunan Saturday o ang Sunday, ang term, definition of terms o gang shul ang heads, no, kay parihada ko na sila gipang kan, no, ang shul o gang heads. So muna ato ang mga Sabbath school kung lesson study. So sa ato ang mga devotional, at ito na ang devotional for all, no, ang a willing mind o a hearty attitude, no? So ang pages din ito, 296-297, no? O sa Go and Bring Forth Fruit sa October. O series na ito karon, Equipment for Service. So sa ato ang second part, ato gitunan ang Messages to the Young People, no? Devotional for the Youth, no? So section 13 kita, chapter 132, katong pages 432-433. Og sa ato ang first part, ato kitong anang devotional sa mga deacons and deaconesses, stewardship,
Noam Mother of Trust atau gitu andeh noang ika 41 kon 40 first nga week no satu pagtuon satu materials. So nahuman na kita sa pagbasa sa English, pagbasa sa Bisaya. Next kita ato ang Bible reading ang so ato na pagalantaw no Ephesians chapter 5. Murag na diri ang kana isulot ninyo ang hinagiban sa Dios no. Ephesians chapter 5 ug manon nga to pag Bible reading. So paggawi kamo ingon nga tao nga may kahayag, kahayag gaday aduna kitay 33 ka mga verses diha. So bahino na po nato ng 33 ka verses no para sa ato ang pag Bible reading sa Monday o Tuesday no. Balik na po dayon kita sa pagpa-emphasize sa Wednesday o Thursday sa atong gibasa no nga karon no sabsiya. Sumo na kana ang ato ang mga pagtuon at pagpamalandong diha na kita nga tapos no sa ato ang pagtuon karon. Tapos na natin sa pag ampo no ang naasa private nga place kung kayo mo siya pag luhod luhod ang nasa gawaspi yung doko magampo kita makidungan no ato mo secret prayer silent prayer sincere prayer prayer Paul magampo kita magbenediction. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord give you countenance upon you and give you peace. Now and forever. Amen. Daghang salamat sa pagkaminaw, sa pagsulod ng inyong tumanaw, ng pagpamalandong sa iyong pulong, sa pagkadaos ng tagabii. Mau kini ang inyong Bible study, unay lesson, marathon lesson, video yung ito, communication with God, I will gospel sa exalted edition. Kon 6 part dire kita halayo no sa sikan week kita sa October. So teachers month kita o gani apo kita sa week sa to ang my journey with God nga 7-7 nga 21 days ang ato ang pakigbakan ini no. So mag-uban pag kita ni ini o sa Siargao na to nga awali kita sa Dinagat Island no. So ang update nato sa mga days nakapot man nato ang weeks karon nga 41 weeks so 41 no na lang ano ang ato ang sa weeks nga paabuton kibali no naabot nato ang 41 so gamay na lang atong paabuton nga mga weeks no kay nakatugpa na pod ang uban no marag 40 pa ba siguro ang Wednesday Friday no naguna man ang 40 first no nato nga sapat so ang countdown ato lang taon so klaro atong countdown no 76 days tugo na lang sa ato new year no Christmas kibali og sa new year aduna lay 83 days to go no para sa new year nato nga 2023. So hantod sa sunod kayo ng kiss mga planning kayo may last na nandalay ko ang kiss.